Pag-usapan natin po maagang senyales ng nerbyos o panic attack. Alam ko, napakahirap ng pakiramdam ng may nerbyos, lalo na ang panic attack. Grabe po. Pag sinabing anxiety, parang nerbyos ka lang sa buong araw. Parang laging nerbyos. Pero pag panic, biglang darating na hindi mo parang mapipigilan, talagang manginginig ka dito. Merong mga early signs yan. Okay, pag umatake na yung panic, ito yung biglang dumarating. Minsan, wala talagang trigger. Pag gising mo lang sa umaga, nagpapanic ka na, o may nabasa ka, may nakita ka, biglang magti-trigger sa'yo. Yan na, nasusuka, pinapawisan, nanginginig, parang feeling niya mamamatay na siya, kakabog, parang nawawala sa sarili. Yan ang pakiramdam ng panic attack. Mamaya, explain ko sa inyo. Ano yung pinaka-earliest sign ng panic attack? Earliest sign, magugulat ka na lang ganito. Mararamdaman mo parang mabilis yung hinga ko. Parang ganun. Parang iba pakiramdam mo. Parang meron ka na feel na iba. Basta ganun. Parang meron ka naramdamang iba. Parang iba yung perception mo. Tapos yung hinga mo, naiiba. Tapos papasok sa utak mo, oh, bakit ganito nangyayari sa paligid ko? Nagpapanik ba ako? So, dahil bago ang pakiramdam mo, bagong pakiramdam ng panic, kakabhan ka. Lalo kang kinabhan, lalong titindi yung panic. Yung ibang pakiramdam, tutuloy yung hinga, tapos mamaya papawisan na kamay, unti-unti na yan. Papasok na sa utak mo, ano na yan? Masama na ba yan? Mamamatay na ba ako? May stroke ba ako? Ano nangyayari? So, tuloy-tuloy yan. Patindi ng patindi, vicious cycle. Hanggang hindi mo na siya mapipigilan, full-blown panic attack. From relax, na stress, na anxious, na panic ka tuloy. Ano mga trigger? Yung mga may lahi o meron talagang history ng panic attack, minsan sa kape, nagtitrigger eh. Yung mga may panic, wala kayong panic, di okay. Sa alak, minsan meron din. Lalo ka umiinom, nare-relax ka konti, pero parang kakabahan ka rin sa dulo. Naninigarilyo, ito droga. Nagpa-paranoid sila. Napa-paranoid. Ito po, specific situation. May mga lugar, minsan trigger lang. Meron ka lang narinig, meron ka lang kinainisan, meron ka lang kinabahan. Ayan, oh. Or laging mag-isa, isip ng isip. Hanapin mo yung trigger mo. Ito po ang diagnosis ng panic attack. Okay? Para sigurado tayo, 1 to 13 yan. Kung meron kayo apat nito, mag-comment kayo dyan sa comment section. Pag meron kayo apat nitong 13, panic attack na yon. Tapos yung biglang dumarating, 4 lang. Lampas 4, panic na yun. Talk Lisa, focus natin. Palpitasyon, 1 point. Pinapawisan bigla, 2 points. Nanginginig, 3 points. Nahihirapan huminga, 4 points. Parang sinasakal, choking. Chest pain, mabigat. Nasusuka, masakit ang tiyan, 1 point yan. Nahihilo, parang matutumba. Yan, no? Parang nilalamig, na iba yung pakiramdam. Namamanhid ang kamay. Ito ang alam ko to. Expert ako dito, number 11. Derealization. Feeling mo wala ka sa mundo. Para kang nananaginip, para kang nasa lumang panahon. Depersonalization. Parang nawawala. Parang pinapanood mo na lang sarili mo. Parang gano'n. Pinapanood mo sarili mo. Iba to. Ang makakaintindi lang ang may panic attack. Pag wala kayong panic, hindi nyo naintindihan to. Derealization. Galing to. Fear of losing control. Yan. Alam niya ng papanik. Parang mawawalan ako ng control. Baka may magawa ako. Makasakit ako. Feeling mo masisiraan ka na ng bait. Pwede ka na magpaalam. Last will and testament. Sa mahal mo sa buhay. Pwede yon. Fear of dying. 1 point. So, kasama yan. Ito mas mild, ito mas matindi. Pero 4 out of this, I'm sure marami sa inyo nakaramdam na niya na lampas pa sa 4. Pag yan, panic attack. Kaya tuturuan ko kayo paano tanggalin ng panic attack, hopefully in 15 to 30 minutes. Una-una,
pwede po deep breathing. Yan. Hinga lang malalim. Tapos exhale. Yung iba naglalagay na ano, malamig na tubig sa mukha. Pwede rin yon. Kung kaya mo, umupo lang. Ako, ang secret ko lang, upo ka lang sa isang lugar. Doon ka lang. Pwede mo isulat. Pwede mo isumbong sa isang close friend. Pwede yon. Call a friend tayo. Pwede yon. Na tiwala mo. Kailangan meron ka isang ganong tao. Yan, bilang hinga. Hinga ng 5 to 7 seconds. Dahan-dahan. Kailangan dahan-dahan. Kasi nagre-race yung puso mo eh. Paano, pag nag-panic ka, parang naglabas ng epinephrine or epinephrine yung katawan. Para ka na-injectionan. Na-injectionan ng pampabilis. So parang nginig na nginig ka. Pero basta i-ride mo lang yung feeling in 15 to 30 minutes, dapat kakalma. Huwag mo lang dagdagan ng utak mo ng pampastress yun. Huwag mo na dagdagan ng dagdag stress ang sarili mo. Kasi pag dinagdag stress mo sarili mo, lalo mag-escalate yung panic attack. So yan, hinga 5 to 7 seconds bilang sa ilong. Pigil, 4 seconds, pumasok yung oxygen. Exhale, mabagal na mabagal. Ito nga, 4 ang hinga. Kaya pa niya, oh, yan, oh. 7 ang pigil, 8 ang ano. Basta matagal, mabagal. Hayaan mo kumakabog siya. Merong mga tricks, tuturo ko sa'yo. May trick eh. Kailangan mo na lang ng... Yung utak kasi natin, parang kabayo na hindi mo makontrol eh. Takmo ng takbo eh. Kailangan mo siya rendahan eh. Number one, pwede ka pumili na isang object na nakikita mo. Tingin ka lang. Kahit saan, sa malayo, may nakita kang bagay, tumingin ka lang, focus ka lang dun. Diba? Palagyan natin, tumingin ka sa isang painting. Tingnan mo kung ano itsura ng painting, ano yung forma niya. Tingnan mo yung relos, tingnan mo umiikot siya dahan-dahan. No? Ano kulay ng relos? Ano kulay black ba? Ano kulay, gano'ng kalaki? Ano size? Ibig sabihin, mag-focus ka sa isang bagay na walang kabagay-bagay para ma-distract mo yung sarili mo. Imbis na iniisip mo, mamatay na ako, wala nang pag-asa sa akin, i-distract mo nga eh. Para kumalma yung puso. Picture a happy place. Habang umaatake yung panic attack, isip ka, ano ba pinakamagandang lugar na gusto mo? Try mo kung kaya mo pa mag-isip. Sa probinsya, kung saan ka relax, may kwarto ka bang favorite, sa bahay mo. Merong mabilis kung merong kang benzodiazepine, yung pamparelax, anti-anxiety medicine. Pero mahirap to kasi i-reseta. Kami, meron kami pang reseta, yellow prescription, Lexotan, Bromazepam, half tablet, one tablet, mabilis yan, 15 minutes. Diazepam, pwedeng Alprazolam, Senor, pwede to. May tulong to, pero para sa akin, pag sanay ka na sa panic attack, let's say 10 beses ka na nagpa-panic attack, pwede may baon ka. Dati nagbabaon pa ako nito. Pero ngayon, hindi ko na kailangan. Alam nyo, pag matanda ka na, hindi mo na kailangan to. Kung nagpa-panic attack ka na sa loob ng 30 years ng buhay mo o 20 years, alam mo, mamatay na ako, nagpa-panic pa ako, bahala na siya sa buhay niya. Mag-panic siya, maggulo siya. Guluhin niya yung katawan mo, ayaw mo, 15 minutes, tanggal naman yan eh. Paano mauubos na yung chemical na nilabas ng katawan mo? Okay? Take control of your thoughts. Diba? Sabi mo, sanay na ako dyan. Takot lang yan. Healthy ka, ako nagsasabi si Doc Willie, yung mga nagpapanik, 99.9% healthy kayo, hindi kayo mamatay, hindi kayo masisiraan ng bait, walang mangyayari sa inyo. Ang problema nyo lang, yung utak nyo, nalabasan ng chemical ng katawan mo, may nag-trigger. Meron ka nakita na inis ka, naglabas ng chemical, kala mo siguro may nasusunog, naglabas ng flight or fight ang naramdaman mo, kaya ganun nangyari, kaya ka nagpanik. Kung ma-identify mo yung source, maganda. Bakit ka nagpanik? Kanino ka nagalit? Ano yung kinakasama ng loob mo? Trabaho ba? Inutusan ka? O problema ba? Schedule, commitment? Ito sa magandang tip, mag-know ka na. Kung meron ka limang project, nagpanik ka sa lima, patanggalin mo na yung tatlo. Di bali na magalit siya, di bali na, hindi mo na kaya eh, mag-know ka na muna. Pero minsan kasi, mag-know ka muna, pahinga ka muna one day, next day, pag malakas ka na, tingnan mo ulit yung problema, kaya mo na.
Tell a friend. Yan, napakahalaga. Lie down and do nothing. Upo, higa, walang gagawin. Hindi maglalakad sakali, baka mabangga, hindi kakausap sa mga hindi mo kilala. Pwede ka mausap sa hindi mo kilala pang distract. Pero wala kang gagawin o desisyon. 15 minutes dapat mawala. Pag tumatanda, mawawala yan. Yung mga may panic, usually mas honest sila, mas masipag sila. Tsaka usually wala silang sakit. Pwede ka mag-charity work, maging matulungin, madasalin, pwede rin baka makatulong konti. Konting charity work, mas nakakakalma. May mga pagkain pampa-relax. Tingnan nyo na lang. Ito yung mga pampa-relax na pagkain. Pwede kayong makakatulong konti. Merong mga scent na pampa-relax. Yan, no? Chamomile, massage. Pwede magbasa ng Bible passages na pampa-relax. Ito, maganda po. Tandaan nyo itong 10. Maganda to. Pag nag-panic ka, sa akin effective to. Exit plan. Anong gagawin mo kung nag-panic? Sino tutulong sa'yo? Call a friend. Dapat may call a friend ka. Spend time with your pet. Pwede yan. Pamparelax, tranquilizer. Sinabi ko, tubig. Uminom ng tubig. Tumingin sa tubig. Massage, self-massage. Tumingin lang, relax. Maglakad-lakad. Pilitin tumawa. Pwede to. Pwede to lahat. Practical siya. Iwas na muna sa mga pagkain na kaka-stress. Dito na tayo sa mga healthy foods muna, di ba? Self-massage. Ayan o. Pag kinakabahan sa ulo. Kung may magmamassage na sa leg ko. Napakaganda. Ayan o. Stretching. May tulong po yan habang nagpapanik. Stretching lang, kalma lang, kalma lang. At finally, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Merong mga Bible passages na maganda. Tsaka sinabi ko naman sa iyo, maayos to. So, yun lang po. One, ang panic, ano yan, namamana yan, nasa dugo yan. Baka nanay mo, panikera din na mana mo. Pero, makukope mo yon. Lalong tumatanda kayo, lalong mawawala yan. Hindi naman kayo mamatay dyan. Kailangan marunong lang kayo mag-deal sa inyong anxiety. Hopefully, tapos nitong video, relax na po kayo. God bless.